Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Gagawa po ako ngayong hapon ng mamol pistachio. Ito yung pinakapaborito ng mga Arabo. These mamol cookies are also known as kaak, biajwa, are special during Ramadan or Eid. Kasi kung pupunta kayo sa mga restaurant or lalo na pag-Eid, ito yung kadalasan sineserve sa kanila. Kasi ang feeling nitong mamol ay pistachio, pwede rin walnut, pwede rin dates. Depende sa'yo. So ngayon, hindi ko napatatagalin. So let's start to our do of the semolina. Overnight po ito, ha? So, bukas pa ang karugtong nito ng mga ingredients. So, ngayon, nakahanda na yung semolina ko. Fine semolina. Ito ha, sa mga kababayan kong gumagawa din ng sweet dito sa Kuwait, sa mga madam nila, ito po yung fine semolina. Yan. So, nakahanda yung 2 cups ko na fine semolina at 1 cup na ghee butter. So, ilalagay natin yan dito at imimix natin. So, kailangan kong gumamit ng spatula. Ito yung trabaho na, kumbaga, makuti. Ika nga, sa Tagalog, makuti talaga. Kasi hindi ito madalian pag ginagawa mo. Overnight ito. Kung wala kang patience sa trabaho na ito na hindi mo mabubuo, wala tayong magawa kasi nagtatrabaho tayo, so kailangan sundin natin kung ano yung gusto ng amo. Amo ko naman mabunga nga lang, pero mabait naman, may puso din. Kailangan ko nang gumamit ng aking kamay at malinis naman yung kamay ko. Kailangan ko kasi itong masahiin ng maayos para ma-mix siya yung ghee doon sa semolina. Mabango ang ghee butter na ito. So, overnight natin to. Pwede rin sa labas nyo ilagay. Basta siguraduhin nyo lang na malamig yung area. Pwede rin sa loob ng fridge. So, since na-mix na natin, lalagyan natin siya ng plastic. I mean to say, bukas pa ito natin magbubuo lahat ng ingredients. So ngayon, lalagyan ko na siya ng clean plastic. Iko-cover natin siya. Okay, since na-overnight na natin itong semolina, ito yung mga ingredients na ihahalo natin dito. 3 cups na flour. Kukuha tayo dito sa anis ng 1 tablespoon. 1 cup icing sugar. Vanilla powder, isang sachet. 1 tablespoon na baking powder. 1 tablespoon na yeast. 1/2 cup na water. Pinch of salt. 1/4 cup na rose water. 1/2 cup na oil. 5 tablespoon powder milk. So ngayon, paghaloin natin siya dito lahat sa fine semolina na na-overnight ko. So ngayon, ang uunahin ko itong warm water. Ilalagay dito. And then, imamasahe natin siya para mahalo siya dito sa semolina. So, since naano na siya, ilalagay na natin itong flour na 3 cups. Ayan. Then, tatanggalin ko muna itong gloves. Paghaluin na natin lahat dito.
Chinese. Vanilla, icing sugar, powder milk, yeast, pinch of salt. So ngayon imimix natin lahat. So ngayon halo na lahat, mamasahiin ko na siya para mahalo na siya dito. Lagay na natin ng olive oil. Kahit anong oil pwede niyong gamitin, walang problema. Then 1/4 na rose water. Masahiin nyo lang ng maayos para mahalo siya at maganda ang kalalabasan. Since okay na siya, i-rest natin siya ng 1 hour ulit. Ganito lang. So, inilipat ko siya dito. Rest ng 1 hour. So ngayon, dalawang klase ng mamul ang gagawin namin. Dates at saka pistachio. Last minute, urada-urada nag-change ang mind ng madam namin. So ito na naman na shape ang gusto niya. Hindi na yung ito. Ito na naman. Ayan na shape ang gusto niya. Binago. So ayan si ate, siya na lang ang gumawa ng dates. Last minute. Nagbago ang utak. So ayan. Dito lahat. Ayan yung dates mamul niya na ginawa. Ayan, siya ang gumawa ng dates kasi last minute. Ayan. Ayan ang ate kong maganda. Gumawa ng kanyang dates. Ito oh, ayan. Dates na maganda. Last minute. So ito, nakatapos ng gumawa ng mamul pistachio. Ang mamul dates na lang ang hindi pa tapos si ate. Ayan, ginagawa pa niya. Almost. So, ito, since natapos na itong mamul pistachio, ito muna ang isasalang ko ng 20 to 25 minutes. So, hintayin natin hanggat sa maluto siya. Panay ko po. Ganyan. Ito na ho siya, luto na. Ito yung pistachio mamul. Ang ganda, di ba? So lalagyan pa yan ng icing sugar at ito, dates mamul. Gawa ng ate kong maganda. Ayan. Maybe up. Ayan. Makikita ni bro. Hi, sa wakas, nakatapos na rin kami. 4 items. Ayan. Oh, apat na klase. Mamul pistachio, pistachio biscuit. Then sa gitna,
Yan yung sesame. At ito naman, yan ang dates mamol. Ay nako, ang hirap gawin. Natapos din. At ito naman, yan si Ate Jubing maganda. At ito naman, si Eklas. Nagbabantay ng pagkain. Ay nako, tinatawa na lang namin yung pagod. Sa wakas. Sana mag-enjoy kayo sa video na ito. Please like and subscribe. Comment. God bless everyone. Bye-bye. Ngayon, ihahanda ko muna itong pistachio. Iro-roasted ko muna siya para sa filling ng mamol cookies. So ngayon, na-roasted ko na siya ng 5 minutes. Kung makikita nyo, ngayon palalamigin ko muna siya, itong pistachio. Ayan guys, palamigin ko muna siya bago ko siya ilagay sa food processor. Kailangan maging malamig muna siya. Ayan. So ngayon, since malamig na itong pistachio, ilalagay ko na siya dito sa food processor. Ayan, ipapowder ko siya. Meron din kaming malaking food processor, kaya lang, mas komportable akong gumamit dito sa isa. So, ngayon, start na tayo. Ilalagay ko na siya dito, ipapowder. So, ito na. On ko muna. Ito na, na-powder ko na siya. Ito ang kanyang kinalalabasan. Powder na. So, ito siya guys. Kailangan powder. Ang paggawa ng mamol, kailangan may pasensya. Kasi makopya na trabaho eh. Gawin ko na lang ng 2 cups. Kasi alanganin ang 1.5. So, 2 cups na lang. Ihahanda ko na siya para bukas. 2 cups pistachio powder, ha? So ngayon, lalagyan ko itong powder pistachio para sa filling ng mamol ng 1/4 cup na rose water. Then 4 tablespoons na sugar. Imi-mix natin siya. Mabango kasi rose water. Kailangan 'wag din masyadong basa. Yung sticky siya. Kasi kung sobrang basa, mahirap ganun din bilugin, mahirap. Kailangan tama-tama lang. Ito okay na siya. Ayan na. Bibilugin ko na siya, guys. Okay na. Ito na ang kinalalabasan. Tama-tama lang ha. Huwag masyadong basa. Kailangan bilugin natin siya. Ganito. Ayan. Ang ating maganda, ang katalikod. Ayan. Ito na siya. Nagawa ko ng bowls. Ayan. Yan yung ilalagay natin sa gitna ng mamong. Hindi ko pa na.